Katribu, good afternoon. Checking tayo ngayon. Troubleshoot natin yung problema. Kasi yung remote control ayaw ng umepekto sa motor natin. Sample start natin Yan. Umiilaw siya. Pero walang response yung ating Bergman. Troubleshoot natin kung anong problema. So, buksan muna natin. So, para mabuksan nyo yung harapan, ito lang gagamitin yung Allen. This one. Ang size dito ay 8. Size 8 to. Ayan. Like this one. Okay? 8. Para mabuksan dito sa harapan, tanggalin natin yung isang tumilyo. Ito. Pangalawa. Kasi nagugulat ako. Ini-start ko ang Bergman natin. Ayaw na mag-respond sa sa remote control niya. Pero dito sa sa push start niya, manual, gumagana naman. Pero syempre, in-install natin yung meron siyang start sa remote. Since ayaw gumana, check natin. Ang pagtanggal nitong cover sa harapan, pababa lang, from here, downward, mula sa pagkakadikit niya, ibababa lang, pababa, ganyan. So, tanggal na siya. Okay, ganun lang ang pagtanggal ng cover sa harapan. Now, tinan natin, bakit, kasi may chat na ako, keep up, guys. Girls Motor Shop. Merong portion dito na putol ang wire. Baka ito yung connection sa ano. Kasi kaya naman na putol dito. Due to pag nag-charge sakit na low bat, baka meron lang nasagi na wire o na putol. Kasi right now, ikita nyo naman, ito gumamit din tayo ng backup na ilaw para ma-check natin. So, lapit ko na. Ito. Meron kasi ditong isang wire. Kita nyo ba? Meron isang wire dito na putol. Dito sa may negative. Baka ako yan yun eh. Paano ba itong may tapat? Para makita nyo lang. Susungkitin ko lang. Yan. So, may portion dyan. Ayan o. Medyo merong wire dito na ito yung kulay itim. Ito o. Yan. Nakahiwala na siya. Putol. Hindi ko alam kung saan nakakabit yan eh. Ito. Ito putol eh o. Kita nyo po. Yan, putol to. Baka ito yung connection para doon sa start. O hindi naman. Umaaring sa sa signal light. Kasi nanotice ko yung signal light. Pumapalya. Yung signal light na kanan. So, ito yung tinutukoy ko sa inyong wire. Ito. Yan. Ito po bale. Lagyan natin yung ilaw. Yan yun. So, manipis kasi siya. So, may tendency talagang maputol yan pag nag-charge ka at hindi mo ng battery, hindi mo ma-notice na nasanggi na siya. So, inaantay ko lang sagot ni Pops Gary. Gary's Motor Shop. Si Pops, shoutout sa'yo Pops, no? Pakicheck Pops yung aking chat sa'yo. Para mag-troubleshoot ang problema. Gusto ko lang i-check yung remote control, kung matanong bakit ang automatic start ko using the remote control ay it's not functioning anymore. Bago naman yung battery, bago yung remote. Kinuha ko ngayon backup na isa pang remote control. Dahil hindi ko naman nagagamit yun. Dalawa yun, di ba, Pops? Isa may disuse. Yung isa,
kurting kotse na remote. So, patulong na lang Paps sana para ma-enjoy ko naman yung pina-install natin o yung kinabit natin na remote. You know? O to switch ng remote on and off. Kasi yung alarm hindi na rin gumagana because of that. So patulong lang Papi ha. Pasagot lang. I-guide mo na lang ako dito kasi malakas ang ulan, di ako makapunta sa iyo. Mahirap na mamaya baka habang tumatakbo biglang huminto ito. Yun ang hindi ko ano. Troubleshoot. Mahirap na ako na sa biyahe. Patulong na lang, Paps. Mga katribo, balikan ko kayo ha kung paano troubleshooting ito. Antayin ko lang yung sagot ni Paps Jars or Gars Motor Shop. Motorworks, I mean. So, balikan ko kayo paano i-troubleshoot ito. Thank you. Pero, titestin natin, Paps, para mapakita ko sa inyo. No? Sa remote ay yung gumana. Okay, start natin ha. Yan, uilaw siya. Malakas ang battery. So, yung gumana. Pero, tulad yung sabi ko kanina, pagdating sa manual, gamitin natin yung smooth susi, gumagana naman siya. Okay, so, yung sa remote lang talaga. It's working naman dito sa manual using the key itself mismo, no? So most likely baka itong itim na wire ang para doon sa connection ng remote kasi hindi naman yan ang duda ko nung una is para sa signal light yon. So hindi ko naman talaga madalas ginagamit ang remote otherwise na pang emergency lang. Now, kita ko nga putol ito. Kulay itim na wire na ito. Dahil gumagana naman yung mga signal light. No, hindi itong connection na ito, itong putol na wire, na black wire, ay hindi po ito sa signal light, o hazard light. So, most likely, ito yung na-disconnect para mapagana ang alarm. No? Using the remote control. Yan po. So, antayin natin si Pops Gar Kaamod para may guide tayo kung saan ikakabit ito. Parang sa ganun, wala tayong maging problema. Okay po. So, ayan. So, kung wala tayong pinagkakabalahan ngayon, Sunday, so, nag-troubleshoot tayo o nag-check tayo for maintenance purposes. Nag-check tayo ng ating mga gadget sa motor. So, yun po ba? So, everything is working using the key. Yun lang. Yun lang napansin ko. Yung remote natin, this is the new one. Ito yung backup eh. Yung kurting kotse na remote. Kasi yung susian, yung key, na remote din is akala ko yun ang may problem kasi medyo yun ang madalas ko na gamit baka low bat pero hindi eh ngayon pag ito maandar ng normal pwede mo siya ihinto using the remote for example na agawang ka or what no wala ayan o pindot natin nag light siya no pinindot ko na yung stop sana kaso eh wala. Dapat yan, patay na yan. Patay na dapat yung motor natin pag pinindot na natin yan. Wala. So, yung connection niya may problema rito. So, ang tabihan natin mga response ni Pops Guards Motorworks para mag-guide tayo papagana natin yung remote. So, yun bali mga katribo. Troubleshooting why the remote control is not functioning dito sa ating Bergman na pinakabit natin.
That's 1 or 2 years, almost 2 years na ata. 2 years ago kay Pops Guys, no? Motorworks. So, ciao muna mga kapatid. Katribo, bye-bye muna. Mga katribo, sumagot na sa akin si Papi Gars. Kailangan matester ito para sigurado. Kasi mahirap na. Huwag karoon ng short to, baka maapektuhan pati yung alarm natin. At the same time, lalo-lalo na yung ating computer board, no? Eh, ano pa naman to? FI na. So, may computer ito. May computer board ito para hindi magka-problema. Anyway, schedule ko na lang siguro pag medyo wala lang masyadong ulan o gumanda na ang panahon. Doon ko na lang dalhin. Yun naman ang sabi niya. Dalhin ko na lang doon para ma-check talaga mabuti. At magamitan ng tester. Kasi hindi pa pwedeng i-try lang natin i-connect itong wire na ito, no? Ito. O na natanggal o na detach wherein hindi natin alam kung saan galing ito, no? Kung saan to na-connect this one. So yun, sabi ko na mag Pops Gar Garis, pag medyo maganda na ang panahon at hindi na nag-uulan, dalhin ko sa shop niya. Kasi medyo masama panahon ngayon eh. Kanina pa yan, nag-uulan na. Umaga pa lang. So, hirap naman bumiyahe. So, yun bale mga katribo. Update ko kayo kung ano ang pinaka problema nito at hindi gumagana ang remote niya. Is it because of the wire that was being detached? Or ang merong kailangan ditong ikabit uli na maaari natanggal sa pag-charge ko? Kasi yun lang ang na-notice ko eh. Yung wire na yon, tanggal siya. Nakita ko yan nung ako ay mag-charge ng battery natin, no? Doon ko napansin niya na detach na. Kasi matagal ko na rin namang hindi nagagamit itong remote niya. Dahil most of the time, ang ginagamit ko ay yung push start at saka yung kick start para na-preserve natin ang remote or alarm, no, system. Yun nga lang, nagka-problema tayo dahil gawa nga ng nung ititest na natin, ayaw na siyang gumana. Well, anyway, update ko kayo. See you next time, mga katribo. Bye-bye. So, mga katribo, since na ang suggestion ni Papi Gars ng Gars Motor Shop ay dalhin na lang sa shop niya. Sige. Tulad sabi ko, schedule ko na lang at ikabit ko na lang muna itong cover. Ibalik ko na lang muna. Pag medyo maganda pa na, dalhin ko na lang sa shop niya. Para sure bull lang kasi kailangan i-tester. So ibabalik na natin yung screw niya dito sa cover niya. So dito sa harapan, alam naman ng mga cardboard mo nito na mga user, dalawa lang ang screw ito sa harapan para mabuksan yung para sa battery, front panel, no, o cover. So, dalawa lang ang screw nito using the Allen number 8, no? Ang size. So, pangalawa na ito yung kakabit natin. So, okay, fit na siya. So, i-testing natin. Ibay na, kapit na siya. Siyempre nga naman, i-screw natin. So, ganun ako. Pagkatapos gumamit itong tools na to, balik ulit sa lalagayan niya talaga para hindi natin malimutan. Siyempre nga naman, medyo nagkakadala tayo. Minsan, nalimutan na natin eh. So, lagay natin dito sa monitor natin. Functioning naman, yun lang talaga problema ko yun.
ayun, wala ata yung passing light. Wala yung passing light. Hindi mo kaya yung passing light dun yung sa ano. Nagkaroon ako ng analysis ng ano ngayon. Duda na baka yung wire na putol na yon ay sa passing light yon. Wala siyang passing light. Pero may high and low shot. Nandito pa rin yung high and low niya. Yan ang tingnan nyo. Ito yung low. Okay, ito yung high. Ito bale. High. Yung dilaw na yan, high. Thank you, ah. Yan, dilaw na yan, high. Ito yung stock yan eh. Ito yung locks ng kinakabit natin na ilaw. Yung Pops Guards din. No? Ito yung minute every light. Kasi package nga ito, no, ipa-set up natin. So, this is the high, the yellow one. Wala yung passing light. Malamang ba-ari na yun natanggal, yun nga yun, yung wire na yun. Yun lang duda ko. Pero, huwag na muna natin pakialaman kasi hindi natin din niya ito. Baka mamaya, mas lumala pa po. Okay na yan, no? So, kailangan mag-testing at gamitan ng tester, so therefore kailangan natin dalhin doon sa shop niya, sa Cars Motor Shop, pati Imos. So I texted him, I chat him pa lang kung saan ang location niya ngayon, because the last time na nakita ko sa kanyang post is lumipat na siya. Check natin kung malapit ba dito sa atin o mas napalayo. Update ko rin kayo, mga brother. Thank you. Ito yung ilaw na stock. Ang stock yan, yung ilaw. Stock yan. Yan. Kaya hindi malakas siya kumpara sa dati. Kahit na stock siya, pero pag madidilim na talaga na lugar, kailangan talaga natin driving light ang gamitin natin. At yan yan. No? So, ito naman yung patipulo, sakot niya. Sa taas. Ganun ba yung mga trigo. So, this is our Bergman Street 125. So, itong isa natin motor, Suzuki din to, Skydrive 125. So, dyan lang siya sa labas. Wala ng space dito sa loob. Okay. So, limbali mga kapatapos. Sige. Bye-bye na muna. Till next time.